Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Kay Ching at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa taunang massive cleanup sa Hagonoy Pumping Station, tuloy-tuloy rin ang lungsod ng Taguig sa pagsasagawa ng flood control activities. Kabilang na rito ang pag-i-install ng traps para sa basura, regular na paglilinis ng mga drainage, pagtanggal ng sludge at semento sa mga drainage na malapit sa mga batching plants, at regular na paglilinis ng ating mga sapa. Sa kabila ng regular na mga paglilinis na ito, umaabot pa rin ang tone-toneladang basura araw-araw ang nakukuha natin sa mga drainage, sapa, ilog at mga kanal sa Taguig. Bilang mga mapagmalasakit at responsableng Tagigenyo, tulungan natin ang ating lungsod upang maiwasan ang pagbaha sa pamamagitan ng mga hakbang na ito. Huwag magtapon ng basura sa estero, kalsada at iba pang lugar na hindi dapat tapunan. Mag-segregate at mag-recycle ng basura. Huwag magtayo ng mga estruktura sa mga waterways. Marami pang medium at long-term plans ang nais ipatupad ng Taguig upang masolusyonan ang pagbaha sa lungsod. Ang kooperasyon, pakikiisa at partisipasyon ng bawat Tagigenyo ay mahalagang ambag sa ating pag-iingat sa kalikasan. Ngayong idineklara na ng PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan, inaasahan ang mga malalakas na pag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaha. Kaya patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga waterways, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ginanap ngayong araw, 2 Hunyo, sa Hagonoy Pumping Station, ang yearly massive cleanup drive o mechanized removal of floating garbage program na pinangunahan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ipinabatid ni Mayor Lani ang kanyang pasasalamat sa MMDA sa kanilang patuloy na kooperasyon sa ating lungsod upang magawa ang mga regular at major yearly cleanup ng mga estero sa Taguig. Binigyan din ng punong lungsod na bagamat may mga ganitong programa ang national at local government agencies, ang paglilinis ng kapaligiran ay nananatiling responsibilidad ng lahat ng mamamayan dahil lahat ay maaaring maapektuhan ng pagbaha. Pag umaangato ang tubig dito, ang pagpasok ng bata sa eskwela, pagtatrabaho ng mga masisipag na Tagigenyo, ang businesses, yung mga establishmento, apektado ho talaga. Hinikayat naman ni MMDA Chairman Romando Artes ang mga mamamayan na maging bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tulad ng paglalagay ng mga basura sa tamang lagayan at paglalabas nito sa tamang oras para makolekta. Nanawagan naman si Mayor Lani sa mga mamamayan na tigilan na ang hindi magandang gawain na pagtatapon ng basura sa ating mga waterways upang maiwasan ang pagbara nito at matiyak ang kalinisan ng mga waterways ng lungsod ng Taguig. Ang heat stroke ang pinakamalubhang sakit na dala ng init ng panahon kapag ang ating katawan ay nag-overheat at hindi humuhupa sa pamamagitan ng pagpapawis dahil sa dehydration at humid environment. Narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ng heat stroke. Dalasan ang pag-inom ng tubig. Iwasan ang paglabas ng bahay bandang 10 a.m. hanggang 4 p.m. Iwasan uminom ng alak dahil ito ay nagiging sanhi ng dehydration. Magsuot ng sombrero o gumamit ng payong upang may panangga sa init. Gumamit ng sunscreen. Magsuot ng mga magaan at light-colored na damit. Iwasan ang physical activity sa tanghali at hapon. Mag-adjust sa init ng dahan-dahan. Maligo ng malamig na tubig. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City, at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli ako po si Kay Ching at ito ang Taguig City Daily Report.